mixed martial arts. Tinawag itong decathlon ng combat sport dahil kakaunti lang ang patakaran na sinusunod sa loob ng ring. Iba't ibang estilo ang pwedeng gamitin ng mga fighter mula sa boxing, judo, karate at muay thai. Isang estilo ng modern boxing ang mixed martial arts. Alam niyo na kung anong rules. Laban kapag sinabi kong laban, tigil kapag sinabi kong tigil. Maliwanag? Magkamay kayo. Ready? Ready? Tihatong siyang tatanghaling kampiyon. Si Sheila, anak siya ng may-ari ng Fight Club. Magkapit-bahay kami ng mga bata pa kami. Sabay kaming lumaki. Tinuruan pa nga niya ako ng basic boxing. Nag-aral ako sa Canada. Nagtatrabaho ko ngayon sa accounting firm ng mama ko. Maraming trabaho. Kaya hindi na kami nakita ni Sheila. May sarili na rin kaming buhay kaya wala akong pagkakataon na bisitahin siya. Ako naman wala akong magawa pero sinunod ko lang naman ang gusto ng mama ko para sa akin. Pero ang totoo, hindi yun ang pinangarap ko sa buhay. Pakipirmahan agad kayo na na yan. Ma'am, excuse me. Pakicheck naman. Okay na yan. Ma'am, ito na yung documents na hinihingi ng kliyente. Nandito ka lang pala. Hinahanap kita. Naku, pasensya na. Sorry. Nabasa ka ba? Akala mo makakaiwas ka, papunta ka palang pabalik na ako. Kaya pwede ba, magpakatotoo ka na lang. Tama ng drama. Gusto kong ipaalam sa'yo, malaking problema mo. Ha? Bakit? Kasi hinahanap ka ng mama mo. Bakit ako hinahanap? Ang sabi niya, gusto niyang hawakan mo ang malalaking project. Project? Puntahan mo na siya pagkatapos mong sumuka! Oh, ang taas naman ng hagdaan. Uy, nasaan ka na ba? Kanina ka pa hinahanap ng mama mo, ang kulit niya. Uy, ano ka ba? Pinagpapawisan na ako. Ang taas naman kasi ng hagdan mo. Pumasok na kayo, Ma'am Yu. Nagpunta ka ba rito para magbakasyon? Oo. Ay, buti na lang naka-air condition ka.
May kailangan ka siguro. Hindi ka nagpaparamdam tapos bigla ka nalang susulpot. Ganyan ka ba magtrato ng kaibigan? Para na tayong magkapatid, kaya magkaiba yun. Ang tagal nating di nagkita, payakap naman. Ano ba? Bakit ganon? Bakit? Wala kang pabango? Bakit? Anong amoy ko? Amoy putok? Grabe. Anong nangyari rito? Ano yan? Dati naman maayos ka sa bahay. Bakit? Ganun pa rin naman ako. Luma na tong magazine. Dapat pinatago mo na yan. Kalat lang yan. Tsaka hindi mo man lang diligan ng mga halaman. Ikaw talaga. Anong nangyari sa'yo? Nakadroga ka ba? Hindi ka na tumigil sa pagsasalita simula nang dumating ka. Saka ano yan? Hindi ka naman kumakain ng chichirya o umiinom ng soft drinks. Oh, paborito ko kaya to kasi masarap. Tikman mo. Sino ba itong tumatawag? Ano nangyari sa'yo? Grabe, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Gumimik na lang tayo ngayon. Sige na. Isang bakit nga? Siga ka pa rin pag umasta. Akala ko nagbago ka na. Bakit? Ikaw rin naman ah. Teka, kailan ka bumalik dito? 6 na buwan na ako rito. Hindi mo man lang ako tinatawagan. Hi! Nagtatrabaho ako sa accounting firm mula umaga hanggang gabi, no? Hindi ko na nga nakikita ang sikat ng araw. Hindi tulad mo. Normal ang gising, normal ang buhay. Ayaw mo talaga ako makita. Ay, kung totoo yung sinasabi mo, edi sana wala ako rito. Hanggang ngayon, takot ka sa mama mo, no? Alam mo naman kung paano niya ako diktahan at talakan. Lagi na lang niya akong pinipintasan. Ayan tuloy, hindi mo magawa ang gusto mong gawin. Pareho tayo. Hindi ko rin magawa ang gusto ko. Kahit paano, kaya mong pumili ng gusto mo. Ang tibay nga ng loob mo. Naaalala ko ang mga boxing moves mo sa mga nakaraang laban mo. Marami ng magagaling na fighter ngayon, no? Oh, sige na. Cheers. Cheers! Ang tagal natin hindi nagkita. Pwede bang sumali sa inyo? Sorry, pero namimili kami ng kakausapin. Ang suplada mo naman. Akala mo naman kung sino ka maganda. Sige na, tara na. Umuwi na tayo. Sandali, huwag muna kayong umalis. Teka, hindi pa nauubos ang birno. Bitiwan mo nga ako. Pwede ba? Huwag niyo nga kaming guluhin. Sandali, dito muna kayo. Bakit ba kayo nagmamadali? Hoy! Huwag mo siya hawakan! Sino ka ba? Papatulan na kita! Okay ka lang? Masakit pa rin ang paa mo? Lalagyan ko yung ointment. Tapos na, nalagyan ko na. Ang fighter, nasasaktan. Hindi pwedeng maging beauty queen. Ang baho naman yan. Ang bango kaya. Hanggang kailan ka rito? Matagal pa ba ang bakasyon mo? Hindi ko alam. Ikaw, kumusta ka? Kumusta ang Fight Club? Walang pinagbago. Kailan ang susunod mo laban? Hindi ba pangarap mong maging world champion? At saka pangarap mong matalo ang mga malalaking fighter? Ayoko nang lumaban. Total ako na ang nagpapatakbo ng Fight Club. Panahon na para ipaubaya ko naman sa iba. Aba, eh sino kaya ang tatanggap sa offer mo na yan? Teka lang, ano na nga palang nangyari kay Sean? Gusto mong malaman? Matulog na tayo. Pupunta tayo bukas sa Fight Club. Okay. Kumusta na, Ginger? Ang aga mo naman, hindi pa itatake ang part mo. Gusto ko lang mapanood ang fight scene mo.
Bilib talaga ako sa'yo. Isang take lang, kuha mo na kagad. Basta practice lang, magagawa mo rin yon. Oo naman. Hello, Yung? Oo, alam ko. Sige, magkita na lang tayo. Bye-bye. Si Yung bang tumawag? Nakikinig ka pala. Ang sweet nyo ngang dalawa. Sana makahanap din ako ng mabait na boyfriend. Sige, magpapalit na muna ako. Miss Loy, kakausapin ka raw ni Stephen pagkatapos ng shoot mo. Ah, okay. Stephen, gusto mo raw akong makausap? Oo, umupo kami. Sasabihin ako sa'yo. Bakit? Kapirasong papel lang ang pagpapakasal. Pag-isipan mong mabuti ang plano mong gawin sa buhay mo. Kaya nga, nagpapaalam ako ng maayos sa'yo. Desperado ka na ba magpakasal? Ayaw mo single ka? Bakit? Galit ba sila sa naging desisyon ko? Ang dami mong fans, bakit sila magagalit? Eh kung gano'n naman pala, ano ang problema? Nag-aalala ako na pag kinasal ka, biglang magwala mga tagahanga mo. Magreklamo sila, baka may magpakamatay pa. Kapag nangyari yon, baka palitan ka ng handler mo, mawala ang tiwala sa'yo, pati kami. Maapektuhan sa kung anong pwede mangyari. Pwede ba? Ang OA mo naman. Hindi naman siguro gagawin ng fans ko yan. Mahirap ang papasukin mo. Isipin mo ang karir mo. Malaking pagbabago yan. Alam ko ang ibig mong sabihin. Kilala ko si Yung. Hindi siya tulad ng iniisip mo. Ito ang gusto namin gawin at walang makakapigil. Pwede ba? Tumigil ka nga. Mas alam kong kilatis sa mga lalaki. Kapag bata ka pa at maganda, mahal ka nila. Pero kapag tumanda ka na at puno na ng wrinkles sa mukha mo at tumaba ka na, hindi ka na i-display sa tao. Masyado kang naniniwala sa mga napapanood mo sa TV. Hindi pare-pareho ang lalaki at lalong hindi ganun sila. Ay, nako, pare-pareho sila. Ayoko na makipagtalo sa'yo, pwede? Kailangan ko na talagang umalis, okay? Makinig ka naman. Pinapayuhan lang kita. Grabe, ang tagal kong hindi nakapunta sa lugar na to. Laban tayo, isang round lang. Sige! Ay, teka, hintayin mo ako. Tama na! Sheila, ang tagal nating hindi nakita. Anong ginagawa mo rito? Nagpunta ako rito dahil may maganda akong iaalok sa'yo. Hindi ako interesado. Bawal ka pumunta rito. Umalis ka na. Aalis ako kung yan ang gusto mo. Balita ko marami daw utang ang Fight Club. Siguradong hindi ka tatantanan ng mga nagpa-utang sa'yo. Wala ka nang pakialam doon. Basurang lugar na to. May pinagsamahan naman tayo, kaya gusto kong tumulong. $10 million? Ano to? Hinahamon kita ng laban. Kapag nanalo ka, makukuha mo ang pera. Kapag natalo ka, ibibigay mo sa akin ang Fight Club, ang business name, pati ang titulo. Hindi kita pa-pressurein. Pag-isipan mo muna. Tayo na. Itong calling card. Maganda ang alok niya. Pag-isipan niyong mabuti. Totoo ba ang sinabi ng babaeng yun? Paano ka nagkautang ng ganun kalaki? Totoo ang narinig mo. Kaya hanggang ngayon, tumatakbo pa rin ang Fight Club. Dahil sa tulong ni Sheila, nanghiram siya ng pera. Pati nga ang bahay niya. Tumahimik ka na pwede. Anong kinalaman ng babaeng yun sa'yo? Tsaka bakit ka inaalok ng pera? Huwag ka nang sumali sa problema. Huwag mo na lang pansinin. Para na tayong magkapatid. Dapat lang nadamayan kita at hindi pabayaan. Magaling siyang fighter. Makinig kayong lahat. Para sa darating na tournament, si Hoffa at ang anak kong si Sheila ang magiging representative ng Fight Club. Congrats, Sheila! Hindi ako sang-ayon! Bakit naman? Ang pinakamagaling ang dapat mapili. Gusto niyang lumaban pero hindi siya magaling. Kayo ang gusto kong kumatawan. Sa Fight Club. Isang tao lang ang dapat kumatawan sa atin. Sa palagay ko, siya ang karapat-dapat na lumaban dahil sa lawak ng karanasan niya at saka matagal na siya, kaya deserve niya to. Kahit veterano, hindi sigurado ang panalo. Pagdating sa husay, di hamak na mas magaling ako.
Sa tingin ko, tama si Hofa. Kung sino ang pinakamagaling siyang dapat lumaban, kaya kailangan patunayan niya sa inyo. Sheila. Red corner, ready? Blue corner, ready? Fight! Lumaban para sa Fight Club at hindi si Sheila Lee. Magmula nung mamatay si Papa, pinangako ko na ipagpapatuloy ko ang pagpapatakbo ng Fight Club para matustusan ang gastos. Nang hiram ako ng pera, yan ang dahilan kung bakit ako nabaon sa utang. Ba ako talunan? Oo naman. Bilib nga ako at hanggang ngayon, buhay pa ang club kahit na mayapa na si Uncle. Ito ang tandaan mo, kapatid na ang turing ko sa'yo. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Ako rin, di ko kayo iiwan.
Ano ba? Tumigil ka nga. Ano ba yan? Kainis naman. Bakit walang laman? Hoy! Tinatawagan mo ba ako? Akala mo mahahampas mo ako ng phone mo. Mas mabilis ako sa'yo, hoy. Kayo lang pala. Anong ginagawa niyo rito? Hanggat nabubuhay ka sa planetang ito, mahahanap kita. Ah, mabuti nandito ka na. Nagtataka ako kung bakit walang laman ang account ko. Kapag hindi ka kasi umuwi, sigurado madadamay ang ATM mo. Ito, pakinggan mo. Makinig ka! Anong klaseng empleyado ka? Tatakas ka sa trabaho? Siyempre lang ang pinapagawa ko sa'yo. Mahina ang loob mo. Yan pa gusto mong patunayan sa akin? Sige, lumayas ka! Ipakita mo kaya mong buhayin ang sarili mo! Huwag ko nang intindihin si Mama. Please naman, kailangan ko talaga ng pera. Gumawa ka naman ng paraan. Ano ba? Ang mama mong may pera, hindi ako. Sige na, please naman, Mama Gigi. Tulungan mo ako. Sige na. Sige, susubukan ko. Kakausapin ko siya. Promise yan, ha? Kaya love kita eh. Ang bait-bait mo. Sige na. Salamat. Bye! Anong mga yan? Tatapusin mo lahat to. Bakit ako ang gagawa niyan? Ang sabi ni Ma'am, ikaw ang gagawa ng lahat ng trabaho ni Chandler. Ha? Eh bakit ako? Kukunin ko na lang bukas. Ay, palagi na lang kitang iniintindi. Hindi naman kita kayang tanggihan. Saka ako na lang gagawin yan. Kakain muna ako. Gutom na ako. Order na ako para sa'yo. Salamat. May sasabihin ako sa'yo. Pasensya na. Plano ko sanang ibigay sa'yo ang savings ko para tulungan ka sa problema mo. Pinahold naman ni Mama ang account ko. Kaya wala akong magawa. Baliw ka talaga. Hayaan mo akong gumawa ng paraan. Bakit mo gagawin yun? Eh bakit? Hindi mo na lang ibenta ang Fight Club kay Hoffa. Sana noon ka pa ginawa. Kay Papa yun, kaya ayoko mawala. Pero kung yun na lang ang paraan para matapos na ang problema mo. Hindi ko ibebenta ang club kahit anong sabihin mo. Gagawa ako ng paraan para mabayaran ko ang utang. Baon ka sa utang. Ibinenta mo na rin ang bahay. Ano pang magagawa mo? Tapos ayaw mo pang tulungan ka. Mahalaga kasi sa kanya ang alaala ng papa niya. Wala akong masyadong alam sa business. Maliban na lang kung mabubuhay si Bruce Lee. Walang panama si Sheila sa tulong na inaalok ni Hoffa. Mawala man ang pangalan sa kanya, at least nandyan pa rin. Ano kaya ang pwede natin gawin? Ah! Alam ko na! Hindi lang naman ikaw ang fighter. Kahit sino pwede. Kailangan lang tayong pumili ng pambato para lumaban at may pera na tayo, tama? Saan naman tayo kukuha ng top fighter? Kumain ka na. Kumikita naman ang boxing club natin. Bauna sa utang ang fight club at hindi na makakabangon. Bakit ba masyado ka nag-aalala? Kahit marami na ako napatunayan at nagtagumpay ako sa lahat ng laban, hindi ako nakakatanggap ng papuri galing sa papa niya. Kapag napasa akin ang club, ako na ang pinakamagaling! Sa tingin mo, saan natin hahanapin ang taong kakalaban sa kanya? Kung sino man siya, baka mahirapan tayong kumbinsihin. Ilang taon din siyang nanalo. 2 rounds pa lang, bagsak na ang kalaban. Lahat knockout. Lahat taob. Ibig sabihin, talagang magaling siya. Alam niya kung saan ka titirahin. Pipilipitin talagang braso at paa mo. Ang lumaban sa kanya, hindi lang nalulumpo. Deadpool na agad. Nachuchugi na. May kilala ako! Si Marley Chung, isang Brazilian Jiu-Jitsu expert. Siya ang fighter na hindi sumusuko. Talagang sisigaw sa sakit ang kalaban. Tama ba itong pinuntahan natin? Sigurado ako! Sure ka? Siya ba yan? Tanungin natin.
Sino kayo? Ikaw ba si Marley Chung? Ako nga. Aba, picture ko yan tatlong taon na ang nakakaraan. Nagpunta ba kayo rito para magpa-autograph? Oo, tagahanga mo. Pasensya ka na kung naabala ka namin. Naghahanap siya ng personal trainer. Bye-bye! Si Lao Chan Ying, 6 na taon pa lang siya nang magsanay sa larangan ng Muay Thai. 16 na panalo at 3 ang talo. Taglay niya ang pamatay na tornado kick. Si Longyo wala pang talo. Tinagurian siyang the Female Mixed Martial Arts Divine Champion. Nagkasakit siya. Natalo siya sa huling laban niya. Napakabuti niyo. At naalala niyo siyang dalawin. Kung nakikita lang niya kayo, siguradong matutuwa siya. Meron pang isa, si Chung Loy. Ang pinakasikat na action star. Talaga palang mahusay siya sa action. Okay, cut! Susunod na eksena! Okay, siya nang ilalaban natin. Paano? Alam mo ba kung gaano kasikat ang babaeng yan? Siya na ngayon ang bilansagang the next Michelle yon. Aba, hindi ko alam. Ilang taon akong nag-aral sa Canada. At saka kung sikat na siya, baka nga hindi siya pumayag. Gagawa tayo ng paraan. Cheers! Cheers! Congratulations! Congratulations! May 2 dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Ako si Wong Yung. Hindi ko akalain na 10 taon bago ko masungkit ang tropeyong to. Hindi lang para sa akin, ang tagumpay na to. Ibinabahagi ko ito sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa pinakamamahal kong girlfriend, si Chung Loy. Kiss naman dyan! Kiss naman dyan! Halikan mo na! Kiss! 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 Bilis! Ito na! Uminom lang kayo kung bahala. Kahit hanggang madaling araw, sagot ko kayo. Alright. Okay, cheers! Cheers! Inuman na. Cheers! Salamat sa inyo. Cheers! Congratulations sa iyo. Cheers to you! Cheers! Deserve niyong manalo. Uminom lang kayo. Yung, ha? Pupunta lang ako ng restroom. Gusto mo, samahan kita. Sige, huwag na. Dito ka muna sa mga kaibigan mo. Ah, oo. Lahat na yata nasa iyo. Pabae at tagumpay. Kinuha mo na lahat. Alam mo, aaminin ko sa'yo, kapag ginusto ko, nakukuha ko. Kaya naman yan ang nagustuhan ko sa'yo. Nga pala, matutuwa ka, nagdala ako ng paborito mong cake. Alam mo kung paano ako pasayahin? Guys, may cake tayo. Dali nila, para tikman natin. Ay, sige. Oh, sige. Oh, sarap. Grabe, ang sweet niya. May surprise cake. Sweet naman, oh. Sweet naman ni Loy. Bilisan mo maglakad. Ang init. Saan ba tayo pupunta? Ano ba sa tingin mo ang iniiwasan ng mga artista? Hindi ko alam. Talent manager! Kung nagpunta kayo rito para mag-artista o maging model o beauty queen, maraming sumubok pero sa bandang huli, umayaw din. Ang totoo niyan, may iaalok sana kami para kay Chung Loy. Anong klaseng trabaho? Anong kumpanya kayo? Gustong kunin ng Fight Club ang serbisyo niya para lumaban sa MMA.
Oh, ang pagkakaalam ko, matagal na nag-resign si Loy sa MMA. Pero sa puso niya, nandun pa rin ang hangad niyang lumaban sa mixed martial arts. Payagan niyo na po siya. Sandali lang. Alam ko malinis ang hangarin niyo. Naiintindihan ko. Sige, pagbibigyan ko kayo. Magkano ang pinag-uusapan natin? Ano daw? Bakit siya nagtatanong? Ano yun? Oh, sige. Ako na lang ang magbibigay ng presyo kung nag-aalangan kayo. Maliit na sa kanyang 100 million. Ha? 100 million? Wow, napakaganda nyo, Ma'am Loy. Maganda lang talaga yung gown. Ginawa ng French designer na si Herbert ang wedding gown na yan. Iilan lang ang nakakasuot ng ganyan. Isa na kayo ron, bagay na bagay sa inyo. Basta kapag ikaw ang pumili, alam kong the best yan. Anong ginagawa mo rito? Dapat lang na elegante. Dahil maganda ka. Ginubola mo na naman ako. Hi, Lay. Ginger, anong ginagawa mo rito? Susukatin ko ang wedding gown ko. Para sa isang roll? Yan ba gagamitin mo? Gagamitin ko para sa kasal ko. Binabati kita. Bakit hindi mo sinasabi sa amin? At sino naman kaya ang maswerteng lalaking yon? Kilala mo siya? Ba't mo hinahawakan ang kamay ko? Yung kalafti mo, nandito ba siya? Kahit pala sa off-screen. Magaling kang umarte. Ano bang sinasabi mo? Oo nga, ano ba pinagsasasabi mo? Hindi niya pa ba alam? Gusto mo ako na magsabi sa kanya? Ano ba yun, yung... Ano bang sinasabi mo? Bitiwan mo nga ako. Hindi ka na niya mahal. Matagal na siyang walang gana sa'yo. Kulang ka raw sa lambing at hindi mo siya inaasikaso. Hindi totoo yan. Talaga? Gusto kong marinig sa bibig mo. Nagsasabi ba siya ng totoo? Nagsisinungaling siya. Ano? Ang dali mo namang makalimot. Nung nagsiping tayo, ang sabi mo sa'kin, hindi mo na siya mahal. Wala akong sinasabing ganyan! Huwag ka maniwala sa kanya. Hubarin mo na yan. Mas bagay sa akin ang gown na yan. Yan ang isusuot ko sa kasal namin. Huwag mong gawin yan. Mamili ka sa aming dalawa. Ako o siya. Magdesisyon ka. Kung di mo kaya, ako ang gagawa ng paraan. Magpapapress ko na ko. Huwag mong gagawin yan! Ginger! Makinig ka. Bigyan mo ko ng pagkakataong ayusin to. Mag-usap tayo mamaya. Ginger! Ginger! Sa tingin mo kung kakausapin natin siya, tutulungan niya tayo? Malay mo, pumayag. Subukan natin. Tama ka. Ang kailangan lang, huwag natin siyang biglain. Chung Loy! Pasensya na kayo. Wala akong ganang pumirma ngayon. Hindi kami magpapaunlad. Gusto ko namin kausapin. Sige, sabihin mo na. May itatanong sana kami. Pwede ka bang lumaban sa MMA? Si Hofa makakalaban mo. Matagal na akong hindi lumalaban. Ha? Teka, sandali lang. Bilisan mo na. Ipaliwanag mo na kasi sa kanya. Dali, dali na. Akong may-ari ng fight club. Hinamon ako ni Hofa. Kapag nanalo siya, kukunin niya ang fight club sa akin. Hindi ko na kayang lumaban dahil sa injury ko sa paa. Bumalik ka sa MMA para matulungan mo kami. Nagkamali kayo ng kakausapin. Pasensya na. Kailangan ko nang umalis. Grabe! 10 bag ng chips ang binili natin. Maubos kaya natin to? Mukhang nautu nyo akong dalawa. Kulang pa yan. Sandali ko lang ubusin yan. Grabe ka. Pustahan, kulang pa sa inyo yan. Teka, parang wala akong planong mamigay ah. Huwag nyo akong sabayan. Ang dami-dami ko nang iniisip. Pasensya ka na. Sorry din. Alam kong nasa stress ka. Ba't di na lang natin kausapin si Hofa? Pumayag ka na lang. Anong sabi mo? Hindi ko ibibigay sa iba ang pinagpaguran ni Papa. Tanggapin mo na lang. Alam kong pinipilit mo pa rin isalba ang pagbagsak ng Fight Club. Kung talagang gusto mong maibalik ang sigla nito, maghanap ka ng ibang lugar at magsimula ulit. Lumaki ako sa lugar na yan. Palibhasa, nagtataho ka sa air condition na opisina kaya nasasabi mo yan. Wala ka naman talagang alam. Sige! Wala nga akong alam. May alam ka bang solusyon? Anong magagawa mo?
Ginagawa ko naman lahat. Naghahanap ako ng lalaban. Kung wala, ako na lang ang lalaban. Paano ka lalaban? Hindi ka ba nag-iisip? Ngayon nga lang, puro chichirya ang kinakain mo. May training ka pa ba? Hindi mo kakayanin. Mamamatay ka, oras na tumungtong ka sa ring. Sige na. Yan ang gusto kong gawin. Ano, masaya ka na? Gusto mo talagang ipakita sa buong mundo na wala kang kakayahan. Umalis ka na. Sa'yo na yan. Magkapatid saka kayo, di ba? Umalis ka na! Naghahanap ako ng lalaban. Kung wala, ako na lang ang lalaban. Paano ka lalaban? Hindi ka ba nag-iisip? Ngayon pa lang, puro chichirya ang kinakain mo. May training ka pa ba? Hindi mo kakayanin. Mamamatay ka. Oras na tumutong ka sa ring. Ano? Nahanap niyo na si Loy? Hindi pa. Pinuntahan namin yung mga pinupuntahan niya pero wala talaga. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo siya nakikita. Nag-iisa ka. Bakit wala ka man lang kasama? Marami ka nang nainom. Hindi pa ako lasing. Medyo nahihilo lang ako. Oh, umupo ka muna. Baka bumagsak ka. Seryoso ako. Wala na bang pag-asa? Hindi mo natutulungan si Sheila? Gusto ko siyang tulungan. Pero ayaw niyang makinig sa akin. Hayaan mo na lang siyang lumaban. Alam mo namang hindi na niya kayang lumaban sa kondisyon niya. Kaya niya na siguro. Malakas kang kumain ng chichirye eh. Tsaka pa na yung training. Mas malakas pa nga siyang sumuntok sa'yo, no? Nagkakamali ka. Pipilitin niya lang lumaban dahil kailangan. Talaga? Ang totoo niyan, matindi ang injury niya. Kumuhin ng yelo, huwag niyo siyang hawakan! Bilisan niyo! Ang sabi ng doktor, masama ang tama ng anterior cruciate ligament niya. Kapag pinagpatuloy niya pang lumaban, magiging baldado na siya habang buhay. Okay lang ako. Pag galing ko, lalaban ulit ako. Huwag mong piliting tumayo. Ah.
Hindi gusto ng papa mo na ganyan ka. Ayoko na ihirapan ka. Ayoko rin na makita kang pilay habang buhay. Maniwala kayo, babalik ulit ako sa ring, papa. Kung yan ang gusto mo, at kung sa tingin mong kaya mo na, hindi kita pipigilan. Hindi lang ang pagiging panalo ang mahalaga sa sports. Kapag sinubukan mong lumaban, dapat wala kang pagsisihan. Ganon din sa buhay ng tao, balak. Kaya yun, nag-retire siya sa MMA dahil sa injury niya. Alam ko, iniisip mo ang kalagayan ko. Nag-aalala ka na baka may mangyari sa akin. Pasensya na. Hindi ko alam ang nangyari sa binti mo. Hindi ko kayang sabihin sa'yo. Kapag nakikita ko nag-aalala si Papa, lalo ako nagpupursiging lumaban. Parang ikaw, sa sermonan ka pa lang, naduduwal ka na. Nakakatawa, di ba? Pareho lang tayo. Kailangan ko masahihin ang binti ko. Ito ba yung injured? Hindi yan. Tong kabila. Gusto ko lang na masahihin mo yan. Sinabi mo eh. Ayun na lang ang matino kong binti. Babalihin mo pa. No pain, no gain. Ay, o, di ba? Ano na nga. Si Sean. Hello? Nakita ko si Chung Roy sa bar, lasing na lasing. Dadalhin ko siya dyan. Sino ka? Huwag kang matakot. Niligtas kita sa kapahamakan. Alis siya. Ikaw nagsabi sa akin na lumaban ulit. Ano nangyari sa akin? Bakit ako nandito? Kung hindi kita dinala rito, baka bumagsak ka na sa kalsada. Lumabas ka nga muna. Kamusta ang pakiramdam mo? Mataas ang lagnat mo. Kailangan mo magpahinga. Mag-usap tayo pag okay ka na. Kumusta na siya? Nagkaroon na ba siya ng malay? Nilalagnat pa siya. Nabigyan naman siya ng gamot. Ako na magbangon sa akin. Yung isang paa ang kasi. Pasimple ka talaga eh. Sandali, tingin ko naman, mabait at hindi masungit si Miss Loy. Bakit hindi na lang natin siya tanungin ulit? Baka matulungan niya tayo. Huwag muna ngayon. Mahina pa ang katawan niya. Masama pa ang loob niya sa boyfriend niya. Huwag muna natin siya istorbohin. Pero wala na tayong oras. Hindi naman pwedeng ikaw ang lumaban kay Hoffa. Kung talagang wala nang ibang paraan, hayaan na lang natin. Tingin ko talaga, kailangan na tayong pumilos. Hello, salamat nga pala at pinagamit niyo sa akin ang king size bed niyo. Naramdaman ko tuloy yung lakas ko kapag nasa ring ako. Pumapayag na ako.
Lalaban na ako. Talaga? Alpha, balita ko kumuha raw sila ng outsider. Mukha yatang naduwag sila. Tagalabas pang napili nila. Hindi na bale. Pareho lang naman ang resulta. Ako pa rin ang mananalo sa huli. Si Chungloy yung lalaban sa'yo. Si Chungloy? Okay lang. Matagal ko na gusto ng labanan siya. Maganda at malinis ang record niya sa MMA. Tingin mo ba? Magpapatalo ako sa kanya? Tama na! Gusto mo ba siyang patayin? Practice lang to. Ikaw na ang susunod. Ginawa ng Fight Club ang action star na si Chungloy para lumaban kay Hoffa, ang binansagang The Terminator. Masasabi kong isa tong Battle of the Century. Sa huling laban ni Hoffa, pinatumba niya ang limang kalaban sa loob lang ng dalawang round. Kaya nasa condition pa rin ang katawan niya. Samantala, ilang taon ding nakasentro si Chungloy sa pag-aartista. Ang tanong na nakararami, siya pa rin ba ang pinakamalupit na fighter ngayon sa mixed martial arts? Alam niyo na ang rules. Paglaban, laban. Pagtigil, tigil. Maliwanag? Sige, touch gloves. Ready? Ready? Fight! Nagsimula na ang laban. Pareho nilang iniiwasang lumapit sa isa't isa. Kumbaga, play safe muna sila sa ngayon. Binigyan ni Chungloy ng sunod-sunod na suntok. Base sa tigbang at kondisyon ng katawan, pareho silang mabilis at malakas. Teka, nalalamangan ni Hoffa si Louie. Malalaman natin. Mas agresibo si Hoffa sa kalaban. Panalo na tayo. Pareho silang umiiwas sa bawat suntok na binibitiwan ng bawat isa. Nagkaroon ng pagkakataon si Loy para magbitiw ng malalakas na suntok. Nagkaroon ng punto si Loy! Bumagsak si Hoffa, matindi at mabibigat na suntok ang pinakwala ni Loy. Baka sa mukha ang panggigigil ng dalawa. Sinipa ni Loy si Hoffa. Gumanti rin siya. Biglang tumayo si Hoffa. Naghahanda ng umatake kay Loy. Nahuli sa bear hug si Loy. Bilis siyang kumakawala. Mahigpit ang laban ng dalawa. Yeah.
Pero nahawakan naman ni Hope ang binti niya. Hindi na pinatagal ni Queen Loy ang tumayo rin. Bakit? Parang walang lakas ang binti ni Loy. Bakit kaya? At nagkaroon ng pagkakataong hindi pinakalaman ang binti niya. Tama na yan! Sandali, hindi pa naman tapos ang laban. Lumalaban pa rin si Loy at pinit na kumakawala sa ang... Hindi lang ang pagiging panalo ang mahal ko sa sumas. Kapag sinubukan mo lumaban, dapat wala kang pagsisinahan. Alam mo na may injury yung binti ni Loy. Wala ka bang tiwala na kaya ko siyang talunin? Gusto ko lang tumulong para manalo ka. Hindi mo dapat ginawa yon. Sinisira mong reputasyon ko. Kapag lumabas to, iisipin nilang hindi ako patas lumaban. Akala ko kasi matutuwa ka. Umalis ka na dito ngayon din! At ikaw, gamitin mong utak mo bago ka kumilos ng hindi maganda. Maliwanag ba yun? Aba. Ikaw talaga? Naubusan ako ng hininga habang pinapanood ko ang laban mo? Dati na akong fighter at champion ako ng MMA. Bakit ka nag-aalala? Tingnan mo nga yung mukha mo. Ang laki ng pasa. Saka may injury ka. Kumusta naman ang binti mo? Sabi ng doktor, okay lang siya. Anong okay lang? Ikaw hindi ba sinabi kung bantayan mo siya? Kapag may nangyari masama sa kanya, kukurutin ko singit mo. Ay, tama na yan. Halika na. Nagugutom na ako. Oh, sige. Pumasok ka na sa kotse. Alam kong gutom ka na. Nag-bake nga pala ako ng cheesecake, kaya kalimutan mo na yung boyfriend mong hilaw. Manloloko yun. Saan pwede ba? Yung chocolate cake ang paborito mo? Tumigil ka na nga. Sige, suntok pa! Isa pa! Yung mas malakas! Yan! Sige, 10 segundo na lang! Wala nang oras! Lakasan mo pa, suntok! Ayan! Lakasan mo pa! Yan! Tama! Tama mo ko sa tiyan! Ayan! Sige! Ah, sige, isa pa! Suntok pa! Yan! Oo ka naman! Oh, suntok pa! Sige! Oh, ano, ha? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Kamusta ka na? Nandito ka? Pagkatapos ng pinagdaanan natin, sa huli, talo pa rin ako. Sumusuko ka na ba? Ikaw ba yan, Sheila? Kung pinakinggan kita noon, napahamak na siguro ako. Si Loy na-injure din siya. Siya na ang huli kong pag-asa. Anong ginagawa mo rito? Malapit na ang MMA championship. Kapag nakapasok ka sa finals at natalo mo ako, sa'yo pa rin ang fight club. Talagang nababaliw ka na. Nanalo ka na nga, hindi ba? Alam mo, wala namang gusto lumaban sa'yo. Ang lupit mo naman. Kung masama ako, dapat matagal ko nang kinuha ang club. Pero hindi sapat yun para sabihing panalo na ako. Nasa'yo yan, kung lalabanan mo ko o hindi. Sige, makita tayo sa ring. Mama Gigi! Ay, kabote! Ano ka ba? Ginulat mo na naman ako. Buti na lang, wala akong sakit sa puso.
Ay, Mama Gigi, masamang damo ka, kaya matagal kang mamatay. Bakit mo naman ako pinapunta? Namimiss mo na ako? Nakikita mo to. Nadagdagan lalo ang trabaho ko. Kapag hindi ka pa bumalik dito para tulungan ako, malilintikan tayo sa mama mo. Literal na papatayin tayong lahat. Hindi na ako babalik dito, Mama. Alam mo naman na ayoko talagang maging accountant. Tsaka palagi niya akong dinidiktahan, hindi na ako papayag ng ganun. Naiintindihan kita. Pero maawa ka naman, matanda na ako. Hindi na rin ganun kabilis ang utak ko. Huwag kang mag-alala, Mama Gigi. Patutunayan ko kay Mama na mali ang iniisip niya. Magtatagumpay ako kahit wala ko rito. Ay, good luck sa'yo. Hindi sasang-ayon ng mama mo sa gagawin mo. Sige, ano bang balak mo? Bakit hindi ka nababalik? May plano ako. Abangan mo na lang. Kailangan ko na umalis. Basta magugulat ka. Sige na, bye! Ewan ko ba, bakit affected ako? Hay, naiinis na ako sa problema na mag-inang to. Ako ang lalaban sa ring. Tatalunin ko si Hoffa. Ha? Seryoso ako. Ikaw ang bahala. Tabi, nanonood ako. Wala ka bang tiwala sa akin? Sorry ha. Pero kung buhay si Papa, ikaw ang pinakahuling pipiliin niya. Tingnan mo katawan mo, hindi ka nga makatakbo ng maayos. Lalaban ka pa? Kung gusto mo, maglaban tayong dalawa. Kaya din akong i-train ni Sean, di ba? Paano mo gagawin yun? Kapag napahama ka sa laban, paano ako haharap sa mama mo? Wala kang tiwala na kaya ko. Nakakainis ka na! Mukhang ang seryoso siya. Konting takbo lang, hinihingal ka na. Baka hindi ka umabot sa third round. Hindi to marathon. Martial arts ang sasalihan mo. Itigil mo na kalokohan mo. Sa tingin mo ba ginagawa ko to para sa'yo? Gusto kong patunayan kay Mama na kaya kong kontrolin ang buhay ko. Nagdesisyon na ako na lalaban ako kahit anong mangyari. Nasa'yo yan kung tutulungan mo ako o hindi. Konting oras na lang, bago ang finals. Hindi mo pa alam ang mga basic. Hindi ko kaya mag-isa. Anong una kong gagawin? Hello, Coach Lee? Ilang taon din ako nawala. Marami na rin nagbago dito sa Fight Club. Pagkatapos mo umalis bilang judge sa finals, marami nang nangyari. Siya pa lang sikat na coach siya sa Asia. Hello po, Coach Lee. Welcome back po. Siya ang titrain mo sa laban. Ako po si Chandler. Hindi ako basta nagtitrain ng fighter. Hinahanap ko ang taong maibubuga. Ngayon na nandito na ako, hindi ako papayag na mawala ang pinaghirapan ng kaibigan ko. Simulan na natin. Yes! Itaas mo ang kamay mo kapag sumusuntok. Lumayo ka ng konti. Combination! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Makinig ka kasi! Knee! Elbow! Kick! Isa pa! Nakita mo na? Kailangan laging mataas ang braso mo. Ipasok mo sa utak mo, okay? Napapagod na ako.
Sige na, last na. Kaya mo yan. Oo, kaya ko to. Good girl. Nice one. Konti na lang! Hanapin mo ang pulso mo! Dagdagan mo pa! Kulang pa yan! One, two, three! Three, four! Sige, sipa! Strike! Knock! Knee! Elbow! Isa pa! One, two, three! Three, four! Balansin mo ang katawan mo. Pupunta lang ako ng restroom. Na naman? Kapupunta mo pa lang kanina. Nag-LVM ka ba? Relax ka lang. Maapektuhan ang laban mo kapag ninenerbiyos ka. Pero para kasi... Magtiwala ka sa sarili mo. Relax ka lang. Nandito lang kami. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo na kaya, mag-tap ka na. Okay? Ikaw na susunod. Pamanda ka na, okay? Concentrate. Fight! Talunin mo siya! Yes! Welcome to the world of mixed martial arts qualification round. Nagsisimula na ang unang match ngayong gabi at makikilala natin ang isang bagong fighter, si Chandler Yun ng Fight Club. Pangalaban niya ang pinakamagaling na fighter na kilala sa lakas ng sundok niya, si Limon the Destroyer. Sa kondisyon ng katawan ng Chandler Yun, mukha mapapabagsak agad siya ni Limon sa unang round. Ito ang kauna-unahang laban ng ating baguhan, si Chandler Yun. Pagbigyan natin siya, hindi natin alam ang kakayanan ng bago nating contender. Okay, ano na ang hauna? Handa na ang dalawang fighter. Magsisimula na ang laban. Ang Destroyer ang unang nakakita ng pagkakataon. Tinamaan siya sa tigiliran. Mga suntok, sidekick at round kick ang pinakaulan ni Limon sa baguhang CU, mga kaibigan. Ito suntok CU, pero hindi niya napupuruhan. Agresibo si Destroyer, pero nakayuan CU sa sipa at round kick ni Limon. Pagaling ang kamao ni Limon. Nangigigil si Destroyer na parang nagmamadali na mamamasa sa CU. Bumabawi si CU, pero hindi nakakap yung dos. Eto na naman si Destroyer. At ayun, tinumba na nga siya, mga kaibigan. Hindi binigyan ng pagkakataon ni Limon ang baguhan. Hindi niya tinitigilan. Tinulak si Limon ni Yu. Ang braso mo. Maganda ang track record ni Destroyer. Sa anim na huling nakalaban niya, sinakay sila sa stretcher at dinala sa ospital. Kung di nabalikan ng buto, nagkaroon ng head injury. Matulad kaya si Chandler Yu sa kanila, pero umaasa tayo na hindi mangyayari sa kanya. Pinilibig niya ang pinili ni Limon at ang mabagsak niya. Umiinit ang laban. Pero kaya niyo man panatiliin ang posisyon na yan? Nakatayo! Nakalusot mga kaibigan! Pero makakanda si Yu sa gagawin ni Limon. Hinawakan ang kamay, pinilibig ang braso. Sinisigo ni Limon si Yu! Si Chandler Yu bilang underdog, magandang performance niya. Nakakuha na siya ng mga ito. Tulad itong rear choke na pinamamahalin niya ngayon.
pamagsak ni Chandler Hughes si Limon! Sinakal, pero hindi sumusuko si Limon the Destroyer. Pinipilit pa rin makawala sa pagkakasakal sa kanya. Nakalusot at nasa ibabaw ngayon si Limon. Pero mahaba ang binti niyo, kaya nagagawa niyang higpitan ang pagkakaibig sa leg ni Limon. Kakayaring ba niya? Bukong bibigay na. Hindi ko inasahan na gagamitin niya ang teknik na to. Nakalamang siya sa puntos ngayon. Lumalaban ang baguhang si Chandler Yu. Tama na. Sandali, lumapit ang referee. Pinaghihiwalay lang ba o pinapatigil na ang laban? Nagulat na lahat sa ginawa ni Chandler Yu kay Limon. Mukhang ang baguhan ang nanalo kay Limon. Panalo tayo! Sandali, ano nangyari? Kung di na nakabangon pa ang Destroyer, kay Chandler Yu ang laban ngayon. Welcome sa quarterfinals. Si Chandler Yu, na inaakalan ng lahat na underdog, ngayon masasabi natin isa siyang dark horse. Gumagamit si Chandler Yu ng triangle choke sa kanyang kalaban! Tigil, tigil! Tama na yan! Panalo ka naman siya! Pasok sa final si Chandler Yu! Abangan din lahat ang susunod na laban ng dark horse fighter yes! Ng anime! Sirain ang emosyon mo ang laban mo. Isang suntok lang pwede kang pabagsakin ng kalaban. Bukas na ang finals. Mahusay pero mayabang pa rin siya. Mukhang hindi siya magpapatalo. Karapatan niya yun, kaya tanggapin na lang natin. Eh di ba, dalawang round pa lang pinatutumba niya ng kalaban? Sinasabi mo bang matatalo ang manok natin? Buwiin mo ang sinabi mo! Hindi ko ang tinutukoy ko! Aray! Ang mabuti pa, maaga tayong matulog ngayong gabi. Chandler, lagi mong tatandaan ang mga tinuro ko sa'yo. Siguradong mananalo ka bukas. Apo, Coach. Iwasan mo magkaroon ng injury. Huwag kang mag-alala. Dati, bago ako sumabak sa una kong laban, nagtago ako sa locker at umiyak. Takot na takot ako. At kinakabahan na halos hindi ko maigalaw ang katawan ko. Pero sinabi ko sa sarili ko, gagawin ko to dahil ito ang gusto ko. Kahit may takot ako o imposibleng manalo, ibibigay ko ang makakaya ko. Sabihin mo, nanalo ka ba sa laban? Natalo. Pero pumasok ako sa ring nang hindi natatakot. Nakasentro ang isip ko. Na kahit anong mangyari, gagalingan ko. Sorry ha. Pasensya na kung napasubukan ang dahil sa akin. Baliw ka talaga. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi ako lalaban sa ring nang dahil sa'yo. Alam ko naman yon, pero salamat pa rin. Anong sinasabi mo? Panay siguro ang panood mo ng mga drama. Kung maka-emote ka, parang totoo. Hindi madaling talunin si Hoffa. Sige, kapag nanalo ako, iinom tayo pero taya ka. Ilan ang gusto mo? Talunin mo siya.
makapasok sa finals ang female mixed martial arts superstar si Chandler Yu ng Fight Bronx. Chandler, tandaan mo ang lahat ng teknik na pinag-aralan natin. Okay, relax ka lang. Gumalaw ka. Yung rhythm mo. Okay. Go fight! Simula na ang laban. Makukuha kaya ng defending champion na si Hoffa ang title bout ng MMA? Umasungkit na ng rising star na si Chandler Yu at matalo niya sa unang pagkakataon ng ating magaling na fighter na si Hoffa? Pareho silang dumaan sa mabibigat na kalaban para makapasok sa finals. Inaasahan naman ang lahat na makakapasok si Hoffa. Pero ang baguhan na si Chandler Yu, nagulat ng lahat na nagawa niyang talunin ang mga sikat at undefeated fighter gaya ni Limon the Destroyer. Itayin niyo ang sikat ng laban ngayon, okay. Partner. Siguradong walang magpapatalo sa kanya. Ready! Inaasar na ni Hoffa si Chandler. Ibang klase talaga ang personalidad nitong fighter na to. Minamaliit niya si Yu. Bilib siya sa sarili niya. Ganyan naman ang ginagawa niya sa lahat ng kalaban niya. Pero bakit gusto pa rin siya ng tao? Isa lang strategy ang pinapakita niya para ipaalam sa lahat na siya ang pinakamagaling na fighter ng MMA. Kung titignan mo ang laban nila, nasa depensa si Hoffa. Kalmado lang at focus siya sa kalaban. Maaaring agresibo ang galaw ni Chandler Yu, pero wala siyang game plan na sinusunod. Hindi nga nababahala si Hoffa sa kanya. Pero huwag nating maliitin ang baguhan. Natalo niya ang magagaling na fighter na pumasok sa quarterfinals. Matindi ang fighting spirit na pinapakita niya, lalo na pag nagsimula na siyang kumilos sa loob ng ring. Naiwasan ni Hoffa ang atake ni Chandler, kaya naman nakabawi agad si Hoffa. Naging agresibo lalo ang mga suntok niya ngayon. Kaya napilitang umatras si Chandler. Alam niyang hindi siya pwede makipagsabayan kay Hoffa kapag lumapit siya, kaya lumalayo siya. Patuloy ang pangasar niya kay Chandler. Nasalisihan siya kaya nagbitiw siya ng matindig sipa. Pinago ni Chandler ang atake pero masyado maaga. Kaya nakuha ni Hoffa ang advantage at pinupuruhan niya ngayon si Chandler. Lumitigil na si Hoffa! Yung sinubukang gawin naman ni Chandler Yu, ang Kimura! Umalis ka dyan! Ginamitan ni Hoffa ng armbar si Chandler! Namimilipit sa sakit si Chandler! Tatapusin na kaya ni Hoffa ang laban? Tumunog na ang bell! Nakaligtas si Yu sa first round! Nahirapan ng bagong contender sa first round. Makakabawi pa kaya siya sa susunod na round? Abangan natin! Hindi pa nga pinagpapawisan si Hoffa. Para niya lang pinaglalaruan si Chandler Yu. Bakit hindi mo pa tapusin ang laban? Gusto ko pang pahirapan ang kalaban. Bakit mo ba gagawin yun? Paano pag natalo ka niya? Tatapusin ko siya. Makinig ka. Sumusunod ka lang sa pulso niya. Hindi mo ba napapansin yun? Itaas mo mga braso mo at ingatan ang ulo mo. Lumayo ka ng konti. Ha? Yung hindi ka mahahablot. Tandaan mo yan. Ha? Nananalo siya kapag ginagamitan niya ng armbar technique. Anong nagagawa sa kalaban? Paano ko iiwasan yun? Kapag ginawa ka ng braso mo, iikot mo ang libreng kamay mo sa ilalim ng kabilang kamay.
Ibig sabihin, dalawang kamay laban sa isa. Kapag ginamit niya ang kabilang kamay niya, mapang-iibabawan ka. Dahil ang braso niya, ang pinakamalakas kaysa sa mga daliri mo. Ngayon, ilagay mo ang libreng kamay mo sa mat. Pagkatapos, umikot ka sa kabilang side para ikaw naman ang nasa ibabaw niya. Lamang ng ilang puntos ang patingang si Hoffa sa first round. Sa second round, sa tingin ko, tatapusin niya ang laban. Fight! Matindi ang round na to, partner. Sige! Woo! Nagbitiw na malalakas sa suntok sa chan si Hoffa para masira ang depensa ni Chandler. Bumalik po si Chandler sa matinding low cut kick ni Hoffa. Nakatayo si Chandler. Pinipilit pa rin ang gamitin ang depensa niya. Binuhat ni Hoffa si Chandler tapos hinagi sumat. Ayaw bitiwan ni Hoffa. Ginagamit niya ang armbar kung saan napapatumba ang mga kalaban niya. Mukhang ito na ang magiging katapusan ni Chandler. Wow! Ang malupit ang Tomo in Dagis time! Ginamitan ulit ni Hoffa ng isa pang death grip. Pero ayaw pa rin mag-tapout ni Chandler. Kung gusto niya makabawi, kailangan baguhin niya ang strategy at atake niya. Pero coach, kahit na siguro makaalis ako sa armbar, malaki pa rin ang advantage niya. Paano ako mananalo? Simple lang. Iparamdam mo sa kanya kung paano ang matalo. Sandali, ano ang gusto gawin ni Chandler? Bukan nakakita siya ng paraan para i-counter-attack si Hoffa. Ginagamitan niya ng armbar si Hoffa. Ang galing niya! Pero nakawala si Hoffa. Agad namang gumamit ng naked choke si Chandler. Isa na namang teknik ng baguhang fighter. Hanggang kailan kakayanin ni Hoffa? Makakawala pa ko siya. Chandler, go! Sige, tapusin mo na. Nag-tap-out siya! Hindi na kaya! Nag-tap-out si Hoffa! Hindi natin inaasahan na gagawin niya yun! Panalo si Chandler Yu! Panalo tayo! Panalo tayo! Yes! Okay, masaya ka na ngayon. Ibabalik ko na ang kama mo. Iyong-iyo na, wala ka nang malikot na katabi. Sigurado kang babalik ka sa mama mo, sa malupit mong ina? Desidido ka na ba talaga? Kahit na ilang beses ko siyang iwasan, magkikita pa rin kami, di ba? Oo naman. Basta tandaan mo, pwede ka rito kahit anong oras. Ikaw na ang pinag-uusapan ngayon at bago mukha ng fight club. Oo nga, dami nagpapa-autograph sa akin. Basta, salamat.
Cut! Sandali lang. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng chance. Hindi na ako makikipagkita sa kanya. Bitiwan mo ako. Sabi ng bitiwan mo ako! Magbigyan mo naman ako. Aray, masakit. Ano ba? Loy! Huwag masyadong bilib sa sarili. Ang mahalaga, huwag mamaliitin ang abilidad na meron ka. Kaming tatlo, kahit papano, may napatunayan kami sa sarili namin. Hinarap namin ang takot na nagpapahina sa loob namin. Pagod ka na ba? Ako naman ang susunod mong kalabanin. Sa kaliwa ka. Hawakan mo sa kabila. Ihiwalay mo ang kanang paa. Ganyan lang. Huwag kang gagalaw. Ayan, tama. Pagkatapos, humawa ka sa kabila. Sugaban mo. Okay. Huwag mo siyang pakakawalan. Ipilin mo ang leg at binti. Gawin mo ang naked choke. Gamitin mo ang binti mo para ipitin ang ulo niya. Tama yan.开得绚烂，将尽满美势。握在手中，随即顺势。谁又想跌落雨污泥，化粉秒速腐坏？多可怕，深不知见底。疯狂的小宇宙。 尽情地搏斗，要生存吗？别留前等逗号。遗憾中岁月里漂泊，找一个回气角落，一找到，一眨眼已冷翳动荡。 再执迷茫，被遗忘于以后。迷途中抱着你肩膊，一起痛苦也快乐，追不到，赶不上也痛快追赶。如梦。